saka nyo na po isipin yan pag meron na po kayong na-submit sa akin ng mga requirements. Saka nyo na po isipin yung in situ nyo kapag meron na po kayong na-submit sa akin yung requirements. Kasi meron namang days na pwede kayong gumalawas pagkatapos yung magpasa ng mga requirements. Ngayon, nagkagulo-gulo na sila kasi gusto nila magpabook na agad ng yellow card. Aanhin mo yung yellow card kung wala ka pang amo sa Hong Kong. Ha, ito'y tandaan nyo ha. Aanhin yung yellow card kung wala pa kayong amo. Dapat, ano muna ninyo, provide mo muna lahat ng mga requirements. I-process muna natin bago kayo mag-process dyan sa mga kakailanganin dyan sa Pilipinas. Requirements muna. Yon. Kasi meron naman tayong meron tayong isa nating kababayan na handa siyang tumulong na makakuha kayo ng slot sa yellow card. At saka yung nahihirapan mag-book ng info sheet, meron din tayong isang kababayan na handa rin siyang tumulong na makapag-online kayo. Kasi yung iba nahihirapan paano mag-booking sa info sheet. Kasi sa lahat ng mga first-timer, kailangan talaga ng in situ. So, kailangan nyo mag-training. So, mura lang ang training ngayon na ha. Sa in situ is 3,500, may 3,800, mga ganon. So, wag na kayo maniwala kung hihingan kayo ng 5,000, 7,000, 8,000. Napakamahal na po yon. May patong-patong ngayon. So, yung ibibigay ko sa inyo, wala yung patong. Diretso na kayo, makipag-usap doon. Ibigay ko sa inyo yung pangalan ng training center at saka yung contact number at saka contact person para hindi na kayo maloko, no? Kasi pag ang agency mag-refer sa inyo, o dito ka mag-training, magtaka ka kung bakit ganun kalaki. Walang pwersahan po ngayon. Bawat individual, bawat aplikante, kayo po ang mamili kung saan po kayo pwedeng mag-training at kumuha ng inyong in situ. No, pag ang agency pinipersa kayo, ibang usapan na po yon. Ibig sabihin, meron talaga silang patong na dyan. Yan. Huwag kayong maniwala na walang patong, ha. Alam nyo naman ang agency. So, sa mga first-timer, maraming nagtatanong, ma'am, first-timer ako, pwede ba akong mag-apply? Yes. Sumunod lang po kayo sa mga tips na binigay ko sa inyo. Sundin nyo lang po. Huwag yung sa inyo. Kasi wala nga kayong experience, wala kayong first timer kayo. Kaya binigyan ko kayo ng tips, sundin nyo po. No? Kailangan maganda ang pagkagawa. Parang sinubo ko na lahat sa inyo, di ba? Lahat ng information, isinubo ko na sa inyo. So, sundin nyo lang lahat. Check na hindi malayo na maha-hired kayo, masisilip kayo. Yan. Sa mga ex-abroad naman, kung ano man ang ipapagawa ko sa inyo, kung ano yung ipapa-edit ko, kung minsan ako na ang nag-i-edit noon, sundin nyo na po. No? Sundin nyo po ang advice ko. Kasi sa agency, hindi po kayo ina-advisean pag yung katulad sa ginagawa ko. Lahat ng information na alam ko, isishare ko po sa inyo. Malaking tulong po yon. Kasi kung mag-apply kayo to direct agency, wala na po silang advice sa inyo. Kung ano lang ang bibigay nyo, yun ang tatanggapin nila. Pero sa akin, isasalang ko muna, i-feel ko muna yun kung talagang ma-hired kayo. No? Meron nga isang makulit din eh. Feeling niya hindi pinaprocess yung application niya dahil hanggang ngayon daw wala pang tawag sa kanila. Hindi po lahat na na update agad na pagpasa mo is tatawagan ka agad mismo ang Hong Kong agency or mga staff or mga brokers, tinitingnan po ang inyong application. Kung dapat bang imamarket doon sa mga prospective employer na meron sila. So, ang gagawin nyo lang, kung talagang interesado kayo, ang magtiwala, ang manalangin. Dahil wala pong imposible kung lalapit kayo sa Panginoon. Hindi po yung sa inyong sarili na bakit hanggang ngayon nagre-reklamo, no? Hanggang ngayon wala pa akong tawag. Ano bang nangyayari? Di ba dapat bago kayo nag-apply, bago kayo nag-process ng inyong mga application, suriin nyo muna ang inyong sarili. Kung karapat-dapat ba kayo doon, nabigyan kayo ng biyaya ng Panginoon. Di ba kasi lahat, meron niyang kapalit eh. Kumbaga, kung may hinihingi ka, meron ka rin ibabawas sa inyong sarili. No, yung kumbaga,
Malay mo, eh, nag-abroad kami, dahilan pala na something na negative, hindi po yun maganda. Dapat yung puro kagandahan para pagpalain kayo. No, kung ano man ang nasa puso nyo, doon din kayo pagpalain ng Panginoon. Hindi yung sa sarili nyo na puro kayo reklamo. Yung iba nga nagre-reklamo na hindi pa sila nakakaalis. Diba? Maraming reklamo na ganon. And then, ang tagal makaalis, ang laki na ng gastos, ano. Alam nyo, lahat ng bagay may dahilan kung bakit hindi pa kayo nakakaalis. So, dapat yun ang sursuriin nyo kung ano yun. Diba? Isipin nyo ang ano, problema kung nakaalis kayo. Tapos yun pala, eh, pagdating nyo sa Hong Kong, na-terminate kayo na hindi nyo alam. O di mas mabuti na sa Pilipinas muna kayo. Kasi ang sakit, katulad ng may kausap ako kagabi, no? Alas 12, alauna na yata kami nag-uusap. Kararating lang yan nung December. Nitong January na terminate siya. So, ibig sabihin, may problema siya kasi na-terminate siya. Diba? Kasi kung minsan, pag hindi na-meet ng employer ang expectation niya sa'yo, na yun pala ang iniisip niya na ganun ka para sa kanilang pamilya, ay hindi niya nakuha sa inyo, ito-terminate ka talaga. Yan. Kaya pagdating dito naman, hindi ka nga na-terminate, tuwang-tuwa ka na nakakaalis ka. Yan, masayang-masaya ka, nakakaalis ka. Araw pa lang, nagko-complain ka na. Parang gusto mo ng mood break. O, di ba? Parang nagsisi ka. Kasi kung minsan nasa Pilipinas kayo, pangalagaan nyo sa panalangin talaga ang inyong magiging employer. Mula umpisa hanggang sa makarating ka, hanggang sa matapos ng 2 taon. Ganon po yun. Hindi yung kampanti kayo na, oh, ang ganda ng employer ko, ay nakakaalis na ako. Salamat nito ganyan. No. Kung minsan ang pasalamat na sa dila lang natin, dapat yung galing sa puso. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung galing sa puso ang ating pasasalamat. Hindi yung nasa tila lang na, ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Are you sure? Nga talaga bang totoo yun ang inyong pasasalamat? Diba? Minsan nga, nakakalimutan na gusto na mag-day off. At gusto nang gumala. No, ganon. Bakit hindi binigyan ng day off? Hindi nyo ba alam kung bakit higpitan na ngayon ang day off? Dapat maintindihan nyo yun. Kasi dito sa Hong Kong talaga legal. No, legal lahat. Ang day off talaga is kailangan talaga yon ibibigay. Pero may mga employer nga hindi nagbibigay. Inakmin na hindi talaga kayo bigyan. Takot po sila dahil mag-isip sila na kung sino ang makasama mo doon. Di ba, lalo na ngayon ang mga Pilipina is high risk dyan sa Pilipinas. No? Kahit dito, no? Nahawa na kung sino-sino nga kausap, sino, kung saan-saan nakarating. Takot po sila pag umuwi ka. Pag umuwi ka, takot sila. Kaya mas maigi pa yung trust nila, hindi mawawala. Mag-stay ka. No, hayaan mo silang, ano, hayaan mo silang magkusa na pwede ka nang lumabas. No? Like me. Year 2020, mahigit isang taon bago ako nakalabas. Nakalabas lang ako is August 2021. No, yung officialing labas ko talaga. Kasi yung labas ko nagpapa-inject ako, hindi yun yung normal na labas ko. Mahigit isang taon from 2020 to 2021 ng August ako nakastart. Pero hindi ako yung masama ang loob. Kasi ang tinitingnan ko yung tiwala, no? Tiwala ng amo. Ngayon naman, kinausap na naman nila ako na hindi muna ako lumabas. So, last 2020, January yun, na kinausap ako na hindi makalabas. Start naman ngayon, na hindi muna ako rin makakalabas. No? Dahil sa panibagong new virus name. Yan. Diyan naman tayo nagkatalo. So, iniintindi ko yun. Kahit na pag hindi ako makakalabas, kung alam nyo lang, walang pagkain dito. Tinitiis ko yun. No? Kasi ang ano ko lang is, yung tiwala nila ayaw kong mawala. Gusto ko naka-maintain. Mula umpisa hanggang ngayon. Kasi yung treatment nila sa akin naka-maintain din. Kaya ayaw kong sirain yung tiwala nila. Pwede naman akong lumabas, na magpaalam na bumili, pero mas tiisin ko na lang. Kung may madudukot, di meron. Kaya, wala tayong mag-complain na wala tayong pagkain. Kasi pwede naman lumabas, magpaalam, papayag naman sila or makisuyo ng pabili ko ng pagkain.
Pero dahil nga nahihiya tayo, yun nga, yung mga Pilipino, no, nahihiya tayo. So, tiis-tiis lang. Makakaraos din, no? So, dito legal naman lahat. Kaya lang, higpitan, no? So, sa lahat ng mga, kaya nga kung yung aplikante na yon, kung wala na siyang chance dito sa Hong Kong, so, tulungan natin siyang mag-Dubai. Direct to Dubai, no? Cross to Dubai. Kung ayaw niyang umuwi kasi marami pa daw siyang dapat babayaran. So, cross to Dubai, yung mga tawag ito, kahit hindi nasa Hong Kong, kahit nasa ibang bansa, kung gusto niyo mag-cross to Dubai, no? Willing po akong bigyan kayo ng information. Pwedeng po akong ipasa sa inyo yung kausap ko sa Dubai dahil marami na rin akong naipapadala doon, no? Marami na rin tayong mga kababayan na nandoon. So, yung iba naman yung nasa Pilipinas, nangangailangan talaga ngayon ang mga aplikante going to UAE. Hoping yung mga nag-PM magre-report na kayo. Mabilis lang po ang proseso sa ano ha, for UAE. Mabilis lang po. Sandali lang ha. So, ano pa ba ang gusto kong sabihin? Para update tayo, no? So, yun na yun siguro, no? Yun na yung napag-usapan natin about sa yellow card, kung bakit hindi kayo makakapasok. Nasa inyo po yun kung, tawag ito, magpabaksin kayo. Ayan. Pero sa akin, hindi ko ina-advise yun, ha? Ni ako nga umpisa takot akong magpaano magpabaksin tapos kayo magdudobli-dobli, no? So ano pang ano natin pag-usapan natin? Sa aking YouTube channel, so yung mga nag-comments doon, nare-replyan ko na. Yan, yung iba sa description ng aking mga videos, check nyo ha. Meron ako nilalagay doon na contact number at saka ano, link ng aking Facebook. Ayan. Pakicheck nyo lang yung description ha. Not the title. Meron din mga description ako nilagay na nandoon nakaindikit yung Facebook ko at saka WhatsApp number. Ayan. Kasi pag online ako sa WhatsApp, pag online ko naman sa ano, sa Messenger, ipasa nyo agad sa Messenger, no? Kasi kung minsan, isa lang yan, kaso kung saan ako online, doon muna ako nakakonsentrate. Yan. Lahat na nag-PM sa ano, sa Messenger ko, today, lahat yun happy na ano, nireplyan ko na. Nakareply na ako. Kasi kung minsan sa isang linggo, isang basis lang ako yata maka-open, maka-reply lahat. Kayo yung iba, nagagalit na, na hindi daw ako nagre-reply. So sabi ko, galit ka? Sabi ko, ignore mo na lang pag hindi nagre-reply. Ayan. So kung interesado talaga kayo ha, pasa na kayo ng mga requirements. Alam nyo nang yung mga requirements kasi lahat ng nasa ano, sa kakabayan, nakalagay naman doon yung kung ano yung mga requirements. At saka lahat na nag-inbox, pinasahan ko na rin ng mga requirements. So, pasa na lang kayo at mayroon nga nagpasa kanina. Ang galing niya ha. Wala pa siyang resume, wala pa siyang pinasa niya passport, video at saka tawag ito, photo niya. Hiningi ko sa kanya yung ano, binigyan ko siya ng pattern ng yung resume na yon at pinasa niya agad. Ang bilis nga niya eh. Wala pa akong pinasa pero complete requirements na siya agad. Yan, ni-revise lang niya yung ano, resume. Ayun, na-process na. Ganun lang po kadali, no? Kasi yung iba, andyan na nga lahat ng information. Itatanong pa. Kaya kung ano yung ipinasa ko sa inyo sa ano, inbox, paki-check nyo. Pakibasa nyo at pakisundan lang po yung instruction. Doon malalaman nyo lahat ng information. Kasi kung minsan hindi ko na talaga kayo babalikan pag hindi kayo complete requirements. Yan.
So advice ko sa lahat ha, yung mga hindi pa nagpasa at hindi pa gumawa ng video. Sa lahat ng mga video nyo, lagyan nyo ng isang kanta, nursery rhymes. No? Yung masaya naman, kasi may kanina, may gumawa kanina. Yan nga, kinausap ko talaga siya. Hindi ako makamove on sa kanyang, ano, sa kanyang nursery rhyme song. Napaka ano, napaka siguro kahit na employer na ano, kung ako lang employee, i-hired ko na siya talaga agad. No? May potential siya, alam ko magkaka-employer siya pag na-complete na 'yon. Ang ganda niyang ano, ang ganda ng ginawa niya ng kanta, ano ba 'yon? Shake shake shake, 'yun yung kanta na 'yon. Shake to the right and shake to the left. Yung ganun. Ang ganda. Hindi ako makamove on sa ganda, kaya tawa ako ng tawa. So, lagyan nyo ng isang nursery rhyme song for children and recommend yourself how the employer will hire you and how the employer will trust you. Ganun po yun ha. Ganun lang po kasimple. Huwag nyo pong isama ang inyong nanay at saka tatay na mga pangalan at mga trabaho. Huwag na po. Kasi ang kailangan lang doon, pangalan, edad mo, married or single, tawag ito, ilan ang anak mo, edad ng mga anak. So, ito, mostly nagkamali na magbigay sa akin ang elderly, ay nilagay nila yung panganay na anak ng amo. Ang elderly po ay mga matanda na po yun. Kung nandyan yun kasama, nagtrabaho kayo sa isang family na kasama nyo ang magulang, ng inyong amo, yun po ang elderly. Nasa mga 60 above, mga 50 above, yun ang mga magulang. Sila ba ay healthy or not? Ang hiningi lang doon, edad ng matanda. So, age of elderly. Hindi po yung panganay na anak ng employer nyo, ha, ng alaga nyo. So, maraming nagkamali. Tsaka, hindi po yung number ng anak. Ang hiningi po, edad. Diba? Age of children at saka anak nyo rin, edad ng inyong mga anak. Hindi yung nilalagay nyo 3, tapos tatlo pala anak nyo. So, ibig sabihin 3 years old. No, 2 years old. So, ang nakalagay doon, walang nakalagay na ka-indicate kung ilang taon. So, paki-complete ha, para mabilis ang ating ano, edit. No? Ako, nag-i-edit ako na kahit sa mga first timer, nag-i-edit ako. At ito lagi kong comment sa inyo. Huwag kayong gumawa ng video na ang background nyo ay cortina. No? Hindi talaga siya maganda tingnan. So, dapat nasa mga wall, yung mga plain wall, basta plain color. Huwag yung cortina kasi maraming color ang cortina and din bintana yon. So, against the light po ang inyong camera. Kaya hindi po clear. No? Dapat pag i-zoom, clear po ang inyong face. And then, kahit sa picture nyo, sa photo nyo, dapat naka-white ano kayo, shirt na pantaas na hindi naman masyadong fit sa inyong katawan. Yung mga polo shirt, yung may collar, yun ang maganda. No, may collar. Yan. At saka pag gumawa kayo ng video, wag lang po i-screen. Nakasakop ang mukha nyo sa screen. Dapat ano, half body talaga. Wag nyong hawakan ang camera. Half body. Lumayo kayo sa camera at makita naman yung kamay kasi mostly, no, ang gumawa ng video, pag open ko, ang lahat is, lahat ng nasa screen, mukha nyo na. No? Paano kung fat tayo, mataba tayo, tulad ko, no, napupuno na yung mukha natin sa screen, dapat lumayo kayo sa camera. Yun. Kahit na whole body, okay lang, no? Lumayo kayo sa camera. Kailangan maganda. At saka laging, ano, greet pa lang, mula pa lang sa greet, ano, hi ma'am, hi sir, good morning, dapat nakangiti, kasi yung minsan may, hi ma'am, good morning, my name is, ganon, hindi na nakangiti, dapat laging nakangiti, no, laging masaya tingnan, dapat ganon, ganon, no, mga kakabayan ko, yan. Lahat ng mga updated natin, mga aplikante, check nyo lang sa aking Kakabayan channel, yung mga videos nila.
pag na-hired sila, naka-upload yung mga videos nila, makikita nyo yun. Kaya ano kayo, kuha kayo ng idea kung anong gawin sa inyong sarili. Hanapin nyo yung ano, yung masaya, no? Hanapin nyo yung masaya dating. Lalo na yung mga clear ang pagsasalita. Yan. So alam nyo, gusto ko lang makatulong sa inyo, pero yung iba, hindi ko malaman kung talaga bang interesado. Basta lang pasa na lang pasa na hindi ko maintindihan. Ayoko mag-check ng marami. May nagpasa pa na 6 na picture. Ay, kadami-dami. Mamili daw ako. So, kayo muna ang mamili bago ako. No? The best talaga ibigay niyo sa akin. Huwag niyong sinasabi ko, avoid the shadow. Ang daming ipinasa. Kaya kung minsan na hindi ko kayo pinapansin, napunta na ako sa iba niyan, doon ako nag-check sa sobrang dami kong kausap, no? Katulad ngayon, ang natapos ko sa yatang na-replyan is almost 1,000 messages, no? Sa loob ng isang linggo, ha? Last Monday. Yan, umabot na ng 1,000 messages, kasama pa yung iba pa yung ano sa WhatsApp. Marami kayo, kaya pag hindi ko naka-reply, nasa inyo kung mag-update kayo ulit. Kasi malayo na yon, hindi ko na kayo mabalikan. Subukan yung mag-pop up doon sa Messenger. Hindi ko kayo mabalikan. Yan, kasi kung interesado talaga kayo, kayo ang gumagawa ng paraan. Para maging complete kayo, kayo ang gumawa ng paraan, makipag-communicate sa akin. Ma'am, complete na po ako, ano pa bang sunod? Yan, ganon. Kasi alam nyo naman ang information, pinasa ko na lahat ng information kung anong dapat gawin. Mga samples, mga first timer. Excuse me, merong isang first timer na hindi siya nakakaintindi. Binigyan ko siya ng tips, hindi pa rin niya naintindihan. So, ibig sabihin, kung hindi mo talaga maintindihan, malabo ka talaga makakaintindi. So, sa inyong sarili, tulungan nyo muna. Dahil ako, tumulong naman ako sa pagbibigay sa inyo ng information. It's about sa editing. Ini-edit ko minsan ang inyong requirements kung meron dapat idadagdag. Kaya hindi ako humihingi ng, tawag ito, yung mga printed. Hindi ako humihingi ng mga screenshot. Gusto ko copy-paste yung pattern ng ano, ng resume. Dahil madaling i-edit eh. Dapat walang mabago sa aking pattern. Copy nyo lang yon, tapos idagdag nyo ang inyong information. Walang mabago doon. Kasi yung iba, may nagpasa sa akin. Di ba nakalagay yung name, age, status mo, name of the parents. Wala nang nilagay. Ang nilagay doon, no, 35, 1976, 3 years old, ano ba yun, 3 and 2, pang-edad pala yun, tapos pangalan ba ng asawa yun, tapos meron. Wala na yung naka-indicate yung pattern ko. Puro sagot na lang ang pinasa sa akin. So, paano ko i-forward yun sa agency na ganun? Hindi nila maiintindihan. Dapat, alam nyo yun, na hindi dapat mawawala yung pattern ko. Nandoon yun lahat. No, dugtong nyo lang ang inyong mga sagot. Ayan. Elaborate nyo ang inyong kaalaman. So, yung mga hindi tapos, yung mga break at saka terminated sa ibang bansa, kahit sa Middle East, walang problema. Sabihin nyo lang doon ang totoo doon sa inyong resume. Ako nang gagawa ng paraan na magiging maayos yun. Yan. Saka, mas maganda nga eh, pasa muna kayo ng resume bago kayo gumawa ng video. Pag hindi kayo sigurado. Kasi kung i-edit ko yun, panibagong video na naman. Yan. Kung may video naman, madali lang gumawa ng video, wala namang bayad, no? Hindi katulad sa agency, kung pupunta kayo doon, gumagastos na kayo, magbayad kayo sa video, may bayad na, no? Pero dito sa akin, kahit 10 beses kayo gumawa ng video, iwasan nyo yung maingay na background, ha? Merong nagbibideo, okay, merong umiyak na bata, merong dumadaan ng motor, may mga tawag ito, may nagtitilaok, may tumatahol na aso. Iwasan nyo yung mga ganong video. Kasi marami ako na, tapos meron pang, siguro yung camera is malapit sa electric pan. Zzzz, habang nagsasalita, zzzz. Iwasan yun sa ano, malapit sa electric pan. Kailangan malayo.
dapat tahimik tsaka clear ang inyong pagsasalita. So, ano pa ba? Meron pa ba tayong ano? Baka meron kayong mga tanong, ha? Sige, tanong kayo ha habang hinahamtang na gano'n ako dito. Nagre-reply. Araw ko ngayon. So, 5 years ako sa employer. Saan ka ngayon? Ang daming mga first timer, no? Na nagkaroon na ng employer. Wala na ba kayong mga tanong? Pas ano, mag-end na ako para ma-replyan ko yung iba, no? Matatawagan ko. So, magandang hapon sa lahat ng mga tune-in. Ayan, kung nakakatulong sa inyo itong live ko, pwede i-share nyo sa inyong mga friends, ha? Para din mabigyan sila ng information about sa yellow card, no? Huwag mo nang unahin yung mga yellow card na yan. Requirements muna, no? So, maraming salamat po sa inyo.